So what's up guys? So for today's vlogs, yun nga, nabanggit ko nung last video ko na tatakan natin dito kung paano ba at magkano ba yung mga cages, ano ba yung klase ng mga cages bago tayo magsimulang mag-alaga ng ibon. So huwag na natin patagalin pa. So simulan na natin guys, let's go! So ayan guys, bali magsimula tayo sa cage na to. Pero ito, usually ginagamit to sa mga carrier cage lang. Halimbawa maglilipat kayo or magbibenta kayo ng ibon. So ito yung ginagamit. So hindi siya ginagamit for breeding ah. So ito yan, wala na nga lang yung ano, yung may patubigan ba dyan eh, tsaka inuman na maliit. So pinakita ko lang, pero ito hindi talaga pang breeding cage. So ayan guys. So ito naman, ganun din. So pasensya na kayo, medyo madumi yung cage kasi hindi ko naman talaga ginagamit ito. Pero nung dati, ginagamit ko to sa mga ano, pag yung inyong mga badges, pwede nyong ilaban sa mga bird show. So parang training cage siya, parang ganun. So nakadapo lang dyan yung ibon, tapos nakasteady lang. So ganun naman ang attitude kasi ng badge. So madalas talaga sila yung mga nilalaban ng bird show. Kasi doon makikita, nakatayo lang siya dyan. Parang gano'n, ayun na yung badge. So hindi sila gano'ng kalipad kasi, hindi katulad ng parakit. Na ganyan, maya, malikot, lipad ng lipad. Sila hindi, ang attitude nila gano'n lang. Ayan, makasteady lang sila. So madalas sila yung sa show nga. So ito yung, ayan, pang alos carrying cage din siya, carrier cage. So hindi siya pang breed guys. Next natin, ito yung single cage na tinatawag na CPU type. Yung tinawag siyang CPU type kasi yung sukat niya halos kasing haba or taas ng CPU ng computer. Yung old style ah. Kahit yung masiguro yun ngayon, manggang dito. So yan. So mas maliit siya compare dun sa standard na single type. So yun, kung mag ito yung gagamitin yung cage or bibilin yung cage. So meron niyang buta sa gilid. Ayun ah, pakita ko sa inyo guys. Ayan. So yun yung butas niya sa gilid, sa may right side. So yun nga lang, isa nga lang talaga ang pwede nyong ilagay. So para ma-maximize nyo lang yung sizes ng cage dito sa loob, makakalipad-lipad pa yung ibon. So sa labas nyo na ilagay yung nest box. Ayan, tulad ng ginawa ko. So kaya lang ang nest box pang right side lang, kasi nandun lang yung pwede nyong butas eh. So next naman natin, ito yung standard size ng single cage. So ayan guys, ayan yung standard size. Kaya siya sinabing standard size ng single cage kasi yung sizes ng double cage, dalawang ganyang kalaki lang siya. So mamaya ipapakita natin yun. So ganun din, pero ito naman, ang standard na single cage, meron siyang butas doon sa kabila, ayun. Meron siya rito. So optional siya, pwede siyang maglagay ng left na nest box. Ayan, pwede rin maglagay sa right side ng nest box. Pero ako, nilagay ako sa loob. Ayan, parakits naman yung ibon na nakalagay dyan. So ito pa yung sample natin na single cage. So ayan pa yung example natin ng single cage. So ito yun, right side naman yung nest box niya. Then yun naman kabila, so nasa left side naman. Ayan. So depende sa inyo kung left or right nyo ilalagay. Pero akin kasi minaximize ko yung area ko. Ayan, kaya dikit-dikit sila. Ayan. Para yung area nyo, sakto lang. So hindi ko na nilabas yung nest box kasi parakits lang naman din yung nakalagay. So makakagalaw-galaw pa naman sila. Ang negative part lang dito, pag sa loob nakalagay kasi, so hindi mo siya matitingnan talaga ng maayos. Yung mabubuksan mo yung nest box, tapos makikita mo yung inakay kung ilan na or may patay ba, ganyan. So hindi mo madaling makukuha or makikita. Compare dun sa nasa labas, ayan katulad nun, ayun, nasa labas yung nest box. So madali mong makikita, maangat or machecheck kung meron bang mga inakay or may pisana, ganyan. So yun, yun yung standard size ng single cage. So dito naman tayo sa double cage. Ayan guys, ito para makompare nyo na mas maayos. Ayan. So yung double cage kasi laki lang din ng
single cage na dalawa lang sukat. So may division dito. Ayan. So ang option nyo na ilagay na nest box, left side then right side. Ito. Pwede rin kayo maglagay ng ano, center, yung mga katulad doon. Pero doon nyo sa gitna ilalagay. Dito sa gitna. Kaya lang medyo pangit. Tsaka pag i-check nyo nga, medyo mahirap din. Kasi papasok pa kayo sa loob, bubulabog nyo yung ibon. So kung mapapansin nyo yung area ko, halos lahat ng nest box ko nasa loob. Kasi nga po yung area nga ay maximize na. So hindi ganun kalaki. Kaya sa loob ko na nilalagay yung nest box. So ayan guys, yung standard na double cage ha. Ito yun. Compared sa baba, ganun din. Ayan. Double cage din yan. So yung price, yan, nilalagay na lang natin sa taas. Yan, para may guide kayo. Pero yan ha, hindi yan yung pinaka standard price. Kasi nga, depende sa bibilan nyo eh. Sa pet shop na bibilan nyo, depende. So ito naman guys, lipat na tayo. Ito yung pangtatluhan, yung pinakita ko sa previous videos ko. Ito talagang cage na to ay naka-design para sa mga finches. Ayan guys, para may guide kayo. Ito, lipat tayo rito. Ayan, so pang finches talaga yung cage na to. Ayan, meron tayong drawer type na nest box. Ito naman yung rattan. So may mga sizes yan guys ha. Ito yung pinakamalaki na to eh, na size eh, ng rattan. Kasi ito yung drawer type. So inaangat lang yan. Ayan. Para makita nyo. Ayan, inaangat lang yan ng ganyan. Kaya tinawag yung drawer type. Then yung rattan, yung typical na talagang iniitlogan ng ng finches. So yan talaga yung kanilang nesting parang nest box nila. So sunod naman, ayan. Yun nga, yung typical na ginagamit yan for finches. Tatlo yung division yan. Ayan, no? Sa dalawa. So kaya nahati siya sa tatlo. Meron siyang dalawang division. So yun nga, ito yung sa previous videos natin na ginamit natin yung triple cage na pang finches for breeding ng parakeets. Ayan, so successful yung ginawa natin. Then ito rin yung may division naman. So successful din. So lipat naman tayo rito sa breeding cage na tinatawag. So ito yon guys. Ang sukat niya ay halos 3/4 nito. Ayan, para makita nyo yung pagkakaiba. Ayan. So ito yung standard size ng double cage and triple cage. So parehas lang na sukat yan. Parehas magkahaba yan. Ayan guys. Para makita nyo. So pantay lang, di ba? Then ito, 3/4 siya ang sukat niya. Ito, breeding cage kasi siya. Pag sinabing breeding cage, meron talaga siyang naka-standard na lagayan ng nest box. Ayan. So sa loob talaga siya. Tapos may area yung ibon na makakalipad-lipad siya. So, same lang din to. Ayan, magkatabi yan eh. So hindi mo na kailangang ilabas pa yung nest box kasi naka-standard size na siya. So bibilin mo na lang yung sakto dyan. So yung nest box na to, pang African lovebirds. So pag nagtanong kayo, ito na yung pang standard na African lovebirds. So ako, ginagamit ko yan para sa mga breeding ng parakeets kasi pag ganyang kalaki yung cage, mas marami yung iniitlog at mas marami yung napipisa. Compare dito guys, ito. Kasi ito yung in-offer lagi ng mga poultry shop at yung mga pet shop na pag sinabi nyo nest box for parakeets. So ito yung i-offer nila. Ang ayoko lang dyan kasi masyadong maliit, pero no choice kasi minsan eh. Lalo kaya katulad nyo, minaximize lang natin yung area, yung isang cage. So yun lang ang kailangan nating mailagay kasi pag ganito kalaki yung ilalagay natin compare dito, so kalahati na siya. Dito na yan mangyayari, tapos di sa kabila dito na rin. So magdidikit na siya ng isang nest box, matatakpan na yung butas. Tapos yung ibon mahirapan ng makalipad. So yun naman yung
iniwasan natin kasi nga, yun niya, tataba yung ibon. So, hindi siya makakapag-breed ng maayos. Madalas infertile yung itlog. So, kaya naman ito, mga to, nag-breed. Kasi nga, less yung feeds nila. Ayan, guys. Konti lang ang feeds niya mga yan. More on chick booster, soft food. Yan ang mga pinapakain ko dyan. Gulay. Para yung breeding nila, successful pa rin. Kahit hindi sila ganong nakakalipad, kapag exercise na tulad nito, okay lang yung breeding nila. Ayan. Ayan, marami silang feeds. Oh. Kasi nga, sila, nakakagalaw sila. Hindi sila ganun kataba. So, yun. Ayun lang naman ang mga standard cages ko. Kasi, ito yung ginawa ko na share ko na rin sa inyo. Na flight cage. Ayan. So, nanginayang kasi ako rin sa isang flight cage. Sira-sira na. So, tinanggal ko lang yung ibabaw. Pwede nyo rin gawin to. Tapos, pinagdikit ko yung dalawang double cage. Ayan. Kaya, dalawang standard double cage yung sukat nyan. So, napakinabangan ko pa ginaging flight cage ko. For medium birds. Ayan, tulad nyan, ng pakakatail. Kung kayo, low budget din, halimbawa, at wala kayong flight cage na katulad nito para sa mga parakeets or budgie. So, pwede nyo namang gawin yun, guys. Ayan, yung double cage. Ginagawa ko rin flight cage yan. Lagyan nyo lang ng pairing cage. Ayan. Ginawa ko na lang yung pairing cage. Eh, teka. Iyan natin ang mas malapit. Ayan. Meron din kayo mabibili ng mga ganyan. Ayan, gawa lang kayo ng pairing cage tulad yan. So, importante rin kasi yan. Para mas makita nyo. Ayan. Nalikot sila. Ayan, gawa lang kayo ng ganyan, pairing cage. So, madali lang yan. Or kung ano, yung makakabili naman kayo yan. Importante rin yan, lalo kung sa flight cage, nagmamature yung mga ibon. So, kailangan din po yun. Kasi nga, pag meron na nagpares, mas madali nyo makikita, maihiwalay nyo na. Or mapag-breed nyo na. Kung sakaling for breeding na talaga yung pair. Compare kasi dun sa kukuha ka pa ng tag-isa or ikaw pa lang yung magpapares. Minsan tumatagal siya ng 2 weeks, minsan buwan bago magpares. So ayan, optional din siya yung double cage or yung triple cage. Ito kasi triple cage to eh, na pampinches. So ginawa ko ring breeding cage ng cockatail. So kaya nga lang, kailangan ilabas mo yung box. Ayan. Sa labas siya para yung ibon makagalaw-galaw pa rin. Pero ako mayroon akong kasamang nag-iibon. So yung ganitong double cage. Ayan, nilagay niya yung box, yung single cage niya na ganyan eh, yung ganito, guys. Ayan, yung single cage na ganito, nag-breed yung kanyang ano, cockatail. Siyam pa yung initlog. Kaya lang, yun yan, tips ko lagi. Siyempre, pag maraming itlog, kung positive yung mga eggs or fertile, so mas marami yung chance nyo na mapisa or magkaroon ng inakay. Kaya nga lang, bago mangyari yung maraming eggs, kailangan malaki yung nest box nyo or mas, yung mas maluwag. Kasi, na-try ko na rin yan sa maliit na nest box, yan, tulad nyan yan. So, nag-eggs ng 8 yung parakeets. Ang problema dun, guys, gusto niya man pisain, hindi niya mapipisa lahat. Kung mapisa man lahat, sobrang dikit-dikit. Ngayon, kung ganun ka, ano, minsan naiipit, namamatay din yung inakay. So, sayang lang. Compare dun sa maluluwag na nest box, tulad nyan. Eto, nagpisa na, kapag papisa na ako dyan ng 7, guys. So, nag-egg ng 7, 7 rin yung pinisa. So, nabuhay lahat. Dito, 5. Nag-egg ng 6, infertile yung isa, so 5 yung pinisa. Kaya, kung ako ha, tips ko sa inyo, nest box na malaki na yung pang-African na ilagay nyo compare dito. Pero kung yun nga, katulad nyan, na masyadong maliit yung
cages, okay na yun. Kasi kung kahit sabihin natin na apat lang yun dito, or tatlo lang yung pinisa, tatlo, dimasyam ka na rin. Karami na rin yun sa tatlong pares. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. So, yun na nga guys. So, nakita nyo na yung mga klase ng cages. Kung ano yung pwede at sakto sa pag-aalaga nyo ng ibon or yung paggawa nyong aviary. So, kung gaano kalaki. Kaya binahagi ko yung ganitong topic. So, para malaman nyo at ma-maximize nyo yung area ng lalagyan nyo ng ibon. O yung mga klase ng ibon na inyong aalagaan ay sakto dun sa cages na inyong bibilhin. So, yun nga kasi medyo may kamahalan din yung mga cages. Kung halimbawa bumili ka ng ilang peraso, halimbawa dalawang pares, so yung bibili mo eh single cage lang, so hindi siya maakma, hindi siya sakto. So, dapat sa'yo double cages. So, yun guys. So, kung may comment ka about this video, this topic, so mag-comment ka lang sa baba. So, magre-reply po ako dyan. Sasagutin po natin yan na naayon dito sa topic natin ngayon. So, kung meron ka namang advice or katanungan about sa pag-aalaga ng ibon, so mag-comment ka lang din. At kung kaya natin sagutin or gagawa natin ng video about that. So, yun lang. Mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ating ipopost. So, hanggang dito na lang yung videos. So, rock and roll and let's go!